We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Praise the Lord! Yes, yes. Purihin ang Panginoon. Sabado na naman, mga kaibigan. Amen. At malapit ang bear. Malapit ang bear month. Pero dito ay panahon na naman po ng ating programa sa DZAS, at kami po ay nagpapasalamat sa walang sawang ninyong pakikinig sa amin, mga panalangin ninyo at mga small comments nila sa ating program, and it gives us an inspiration. So sa araw na ito, another special guest will be our guest for today. So Kuya Dave, at bago natin i-present ang ating guest ngayon, tandaan ninyo, We Can Do It. Weekly program po ito na kung saan we feature guests with powerful stories, mga panauhin na may mga magagandang kasaysayan para sa ating kapakinabangan. Gusto ko hiramin yung expression ng aking Ate Maru, mga kwentong may kwenta. Gusto ko yan. Kaya, ang ating panauhin ngayon ay kaibigan ng Ate Maru. At yes. Ate Maru, paki-welcome ang ating guest, Ate. Yes, ang ating special guest ay aking kumare, no? Doble. Ninang siya ni Coach nung kasal, at nung ikinasal ng kanyang anak, nagninang din kami. So talagang grabe ang connection. Ang guest natin was once a school teacher in the Philippines. And he was a very busy person also. But then he started serving and following the Lord since 1986. Wow. So mapapakinggan natin kung paano niya nakilala ang ating Panginoon since 1986. So Maring Linda, bring us back to the time nakilala mo ang ating Erlinda Panginoon. Erlinda Ayala Pixio. Yes, praise yes, the yes, Lord. Yes. At Erlinda. Thank you, thank you, thank you. February of 1986. Medyo yung mang naghahanap ka kasi ako yung single mother of three. Nahirap ako, sabi ko, Lord, bakit parang kulang? Diba kasi I was once a Catholic. Tapos diba yung lahat na lang ng simbahan pinupuntahan mo, lahat na lang ng novena pinupuntahan mo. And then sabi ko, parang kulang. So tumawag ako sa pamangkin ko si Dino na is pastor. So we talk for hours. Sabi niya sa akin, Auntie Linda, huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ka ng Diyos kasing laki ng pagmamahal namin sa iyo. Sabi niya. So inano niya yung salvation prayer. Sabi, naiintindihan ko, pero parang kulang. Kulang pa rin. Parang yung bang, sabi nga sa Tagalog, yung hungkag, yung bang parang may butas na hindi napupunuan. Okay. Then, sa kabutihan pala, nakilala ko si Maru. Yeah. Si Maru. Si Peda Javier. Tapos sabi ng mga pamangkin ko, Auntie Linda, sikat na sikat yan sa Pilipinas. Tapos sabi kong gano'n, o talaga? Sabi ko, okay, kaibigan ko na siya ngayon. Sabi ko. Sabi ni Maru, Amares, ang ka nagsisimba? Sabi ko, here then, there and then. Sabi ko, kahit nasaan. Sabi ko, basta may umalok, punta ako. Pero sabi ko, kulang. So, nag-pray muna kami. Tapos sabi niya, sige, dadalhin kita sa isang church, ha? Sabi niya, pumunta ka ng Linggo. So, as usual, yung mga parang doubt ka, kasi pupunta na naman ako sa another simbahan, sabi ko. Sabi ko, sige. Sabi ko, napapahiya ako dito sa Maru. Sabi ko, ganun, pupunta ako. So, pumunta ako. Doon ko naalaman na it was a Bible-based church. Tapos lahat ng mga tao, yung bang friendly, kinausap ka kaagad. Hindi ba usually pagpasok sa church, wala silang pakialam. So, parang you are just another number. Yung number ka lang, wala naman silang pakialam. Doon sabi ko, masyado naman silang friendly.
But still, nagiging doubtful ko pa rin kasi sabi ko, baka naman ito merong, at the back of their mind, meron na naman itong, alam niyo na, yung may gusto na naman silang gawin sa iyo. Pero nakikita ko na every time na umaattend ako, nag-grow ako, yung magparang may nalalaman ako. May nalalaman ako unti-unti. Nakapalapit ako sa Diyos. Tapos sabi ko sa mga anak ko, kailangan sumama kayo sa akin para makilala nyo rin ang Panginoon. Tapos, siyempre, meron pa rin silang doubt, ganon. But sabi ko, hindi. Kasi sabi ko, yung pagkukulang natin, lahat ng yan mapupunuan. Kasi ang mahal na Diyos, mahal na mahal. Biro mo ka ako, mamatay siya sa cross because of our sins. Tapos ka ako, pinatawad niya tayo. Ay, meron akong nakaraan noon na hindi ko ba mapatawad-tawad? Pero sabi ko, si Maru, alam na alam niya lahat ang personal na kwento ko. Kababayan niya kasi yun, yung nakaraan. Kaya alam na alam niya. So, parati niya akong pinupunuan sa pagdadasal niya. Sabi ko nga, Lord, sabi ko, sana one day makadasal din akong katulad si Maru. Para bang hindi nauubusan ng salita. Tapos sabi ni Maru, hindi mare, basta kausapin mo siyang personal. Personal, yung mayroon ka hindi pag-usap sa akin, ganun na. So natuto ako magdasal ng ganun. Kasi sabi ko, nung Katoliko ko naman ako, talagang hindi ko naman na-memory yung mga mysteries na yun. Talagang hindi ko alam yun. Tapos sabi ni Maru, mare, kausapin mo lang siya. Kung anong nasa loob mo, sabihin mo sa kanya. Saka natuto ako na pag may problema ako, sa kanya muna ako tumatawag. Sa kanya muna ako nakikipag-usap. Hindi muna ako nagsasabi sa tao, kahit sa mga anak ko. Parang nakikita ko, saka nararamdaman ko na niyayakap niya ako. Doon nagbago ang aking pananaw sa buhay. Doon nagbago ang aking pagpapasalamat. Sa araw-araw pagising ko, Lord, sabi ko, salamat po at ginising mo ako. Salamat po at ito na naman ang araw. Lahat po ito, sabi ko, ikaw po ang pilot. Oh no, sabi ko, hindi naman pala aeroplano sasakyan ko, kundi kotse. Ikaw po, Lord, ang magdadrive for me. I will just be there na katabi mo. Sabi ko, para kakagabayan mo ako. Sabi ko, kasi mahirap po magpalaki ng tatlong bata na ikaw lahat. Pero sabi ko, dahil sa kanya, nakita ko at naramdaman ko na nawawala ang lahat ng sakit sa amin, sabi ko eh. Yung panghirap sa buhay. At parang, sabi ko, totoo pala, Lord, yung sabi mo na you will always provide. Sabi ko, lahat, Lord, na nababasa ko sa Bible na mga salita mo, totoo. Sabi ko, ginagawa mo o ano pa po ang aking hahangarin kundi magpasalamat sa iyo sa kasumunod sa lahat ng gusto mo. Kasi sabi mo, Lord, just believe in you. Believe. Sabi ko, naniniwala po ako sa iyo na hindi mo ako pababayaan. Sa mulat sa pulnoon hanggang ngayon, hindi na ako umalis ng pananampalataya sa Praise Amen. The Lord. Amen. Tatlong bagay na narinig ko kay Ate Linda. Una, yung paksa ng forgiveness. Mga tagapakinig, basta lumapit tayo sa Panginoon, siya nagpapatawad sa atin. Tandaan ninyo yan, ang Diyos ay Diyos ng biyaya at handa siya magpatawad sa atin. At ito ay isang bagay na ating maasahan. Pangalawa, narinig ko kay Ate Linda patungkol sa prayer. Ang pananalangin natin ay pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya huwag kayo mahihiya. Kung kausap ko si Ate Maru, kausap ko si Ate Linda, o kausap ko kayo, ay hindi ko na kinakailangang marami pa akong mimemoryahin muna. Basta sasabihin ko sa inyo nararamdaman ko, kung dinaramdaman ko, kung ibig ko kayong pasalamatan, pasasalamatan ko kayo. Ganun din sa panalangin, mga tagapakinig. Tulad ni Ate Linda, natutuhan niya na ganun pala ang pananalangin. Kakausapin mo lang ang Panginoon at nakikinig siya. At maganda yung sinabi mo, Ate Linda, yung patungkol sa provision ng Panginoon. Hindi ho magkukulang ang Panginoon. Amen. Madalas kasi iniisip natin, pagdating sa provision, ay ganito. Dapat bigyan ako ng Diyos ng isang sakong pera para ako may provision. Pero tandaan nyo, mga tagapakinig, yung dililimitahan ng Diyos yung gastos natin, maliit ang gastos natin, provision po yon. Alam niyo po ba yon? Hindi man malaki ang pumapasok, maliit naman yung lumalabas, o mamili kayo, bibigyan kayo ng 100,000 buwan-buwan, ang gastos ninyo, 150,000, may utang pa kayo. O sakaling papasok naman,
50 mil lang, ang gastos mo, 20 mil, may 30 mil ka pa sa dulo ng buwan. Tandaan nyo, ganyan ang isa sa mga paraan ng Panginoon, ng kanyang provision. At Linda, nakakatuwa ang kwento mo. Balikan natin. Pero si Ate Maru, may announcement muna, Ate Maru. Ate Maru. Yes. Maraming salamat muli sa ating mga taga-pakinig sa ating programang We Can Do It. Ito po ay ipagsabi ninyo. At ito ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood ito sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. At sa ating mga kababayan, Kasimanwa, dyan sa Coronadal, South Cotabato, take note po, madidinig ang ating programang We Can Do It sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato tuwing Miyerkules alas 5:30 ng hapon. Amen. Yes. Balikan natin si Ate Linda. Ang ganda ng kanyang kwento, Ate Maru. I know. Lynn, ano naman, Mari naman, nung ikaw, paano na-accept ng tatlo mong anak, si Richie, si Daryl, at si Bobby, na nakilala din nila ang ating Panginoon through you bringing them to pinakita na unti-unti. Ako muna ang nagbago. Nakita nila. Kasi nung panahon, iba rin ako. Ibang-iba ako. Ngayon, nakita nila. Personal nilang nakita. Mm-hmm. Na si mami nila nagbago in a way. Hindi na, alam mo na, medyo tayo may papitik-pitik ng salita. Hindi na ako nagagalit masyado. Meron pa rin as mother. Pero pinakikinggan ko na sila. Kasi dito na sila lumaki, di syempre iba naman yung pagpapaano sa kanila, yung nalalaman nila, kasi nalalaman natin na pag, ang tawag yan, yung pagdisiplina. Nakita nila sa akin na, aba si mami marunong na, pinakikinggan na kami, hindi na lang basta sasagot siya, o kaya sasabihin ko sa kanila, teka, nanay ako, makinig kayo. Ngayon hindi, sabi ko, okay, you have the time, sabihin nyo. Pero sabi ko sa kanila, hindi na yung last word sa akin. Ako, sabi ko, magpapayo na lang sa inyo kung tama o mali. Pero sabi ko, basta lahat ng yan, saka sumunod tayo sa kagustuhan ng Diyos. Kasi sinabi ni Lord ganito, sundin natin. No ifs, buts, or whatever, sabi ko. Yan, kasi sabi ko, yan ka ako ang dapat nating malaman na sabi ko, para tayo magbago. And then, ano lang naman sila, dahan-dahan sumasama sila. Nakilala nila si Coach. Nakilala nila yung sa church. Tapos yung anak ko natutong magupit-gupit sa church. Natutong magano. Marunong na silang makisama sa lahat. And then, ang masaya sa akin yung panglinggo, hindi mo na sila gigisingin. Gising na sila ng maaga. And sila na mismo ang nagsasariling mag-prepare para pumunta sa church. Hindi ka na yung dati-dati noon, di ba? May bilang ka pa dyan, 1, 2, 3, bago sila babangon. Ngayon, hindi na. Sila alam mismo, kaya nakakatuwa. And then, sila mismo, nakita nila kung paano. Kasi ako lahat ng budget namin, kasali sila. Para alam nila, ang ultimo, yung piso, kung saan pupunta. Alam nila yun. Sila lahat noon ang nakasama ko. Pagkatapos, ang gagawin nila, sabi nila, Mamiya, tama ka. Sabi niya, huwag tayong maghumingi ng yung hindi dapat natin humingin. Kasi sabi ko sa kanila, it is not our want, it is our needs. Yes. Ang needs natin, sabi ko, konti lang. Ang wants natin, napakarami. Pero, sabi ko, hindi lahat yung masusunod. But maybe, sabi ko, may wants din tayo na hindi natin alam, sooner or later, ibibigay niya rin. Sabi ko, kaya lang, in his time, his will, sabi ko, so we have to be patient. We have to learn to wait. Talagang dapat lang talaga mag-aantay, sabi ko. Hindi naman lahat kako remote control eh. Nasanay na kako tayo remote dito, microwave dito, puro madali. Sabi ko, hindi ganun ang Diyos, sabi ko. Pero ang kailangan, humingi tayo ng according to his will. All the time. Yun lang naman. Natuto naman sila, eh, nakita mo naman Maru kung paano sila lumalago sa kanilang pakikitungo sa mahal ng Diyos. At mabubuti silang mga anak. Tatlong mga noon, nagdadasal ako, Lord, sabi ko, kailan po ito lalaking tatlong ito? At nagdodobol dyan ako, nagdaganito ako. Wala na po yata akong pahinga. Pero ngayon, tignan mo,
nag-aano na ako, umaani na ako ng mga kabutihan galing sa kanila. Hindi ka na kailangan humingi. Nahihiya nga ako humingi eh. Sila na mismo ang nag-provide. Lala. Amen. Kaya masaya na. Alam mo, Tilina, tuwan-tuwa ako pinakikinggan ka. At, ano ka na po? Public school teacher ka po ba? Oh, noon sa Philippines. Noon. Sa Philippines. So, kaya alam mo, pag nakakakita ako ng teacher, lagi akong kinakabahan. Kasi pag naalala ko yung mga nasa eskwela ko, lagi ako ibinabagsak ng mga teachers ko. At, ma'am, magandang hapon po sa inyo. At pati yung ano, no? Pati yung dating ni Ate Linda, talagang teacher na teacher eh. Very firm siya. At very napakaganda ng kanyang dating sa atin. Ilan po ang inyong anak, Teacher Linda? Ilan po ang inyong anak? Tatlo. Isang babae at dalawang lalaki. Ilan taon na po sila? Oh, si Richie is now 48. Si Richie is 48, the second one is 46, and the youngest is 44. Tatandaan ko yan kasi sa mga ano sa kaya ako nagsimula sa bunso kasi 1980 di madaling bilangin. Di ba? 24 44 po, di ba? Kasi kung hindi malilito na yung may you know, alam niyo na yung may goyang na tao. Saan po kayo nagturo? Saang eskwelahan po kayo nagturo? Actually po nagturo lang naman ako. 4 years lang naman ako nagturo. Then I went to City Hall of Manila. Then I went to Insurance Commission ng Manila. Then, pumunta na ako dito. Nasaan bahagi po kayo ng Amerika ngayon? Mga nanonood sa atin, nasa Pilipinas, nasaan po kayo ngayon? Nasa Corona, California. Corona. Nasa Southern California, kami lata na po. Ang ating Maru ay Anaheim. At ang ati Linda ay nasa Corona, nasa may bahagi ng papuntang Timog yan. Ano po? Balensa po kami. Kaya magkakalayo po kami tatlo. Purihin ng Panginoon sa pamamagitan ng technology. Nagkakausap tayo. Isipin nyo, nakakarating tayo sa Pilipinas. Naririnig nila tayo ngayon. Yes. Na hindi tayo magkakasama sa isang location. Kaya nakakatuwa. At Linda, yung napakarami mong mga kasaysayan at napakarami mong mga karanasan, gusto naming i-feature ka pa uli next week para aming marinig na naman yung iyong kasaysayan at marami pa tayong pag-uusapan. Mga tagapakinig, kung sa palagi ninyo hanggang doon lang ang biyaya ng Panginoon kay Ate Linda, marami pa po pag-uusapan natin next Saturday, sa susunod na Sabado, kung paano siyang hinipo, pinagaling ng Panginoon, at sa kabila ng kanyang maraming mga pinagdadaanan, makikita po ninyo ang grace ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, kung paano po siya ay itinataguyod. At yes. Linda, mahal ka namin at salamat sa Panginoon na matagal na kayo magkakilala ni Ate Maru. Alam niyo sa anak kita ko, Ate Maru, Ate Linda, tinan niyo yan, ano? Ginagamit ng Panginoon yung friendship ninyo, nagkakilala kayo, parang Ate Linda, mailapit sa Panginoon. Yes. Sino mag-aakala na sa pumagitan ninyong pagiging magkaibigan ay ang Ate Linda na ipakilala mo sa Panginoon, Ate Maru, naglumalim siya sa Panginoon, ngayon yung naituro sa kanya ay ginagamit niya para sa kanyang mga anak at para sa kanilang pamilya. Napakabutin talaga ng ating Panginoon. Yes, yes. At, Amen. Yeah, gusto ko i-mention din yung youngest niya na si Bobby. Is a very close friend of my son, Coach. Kaya si Bobby has been blessed by the Lord. Nakakatulong din siya sa akin in many ways. Kaya ang tawag niya nga sa akin, Kuya Dave, si my second mom. My second mom. I'm very, very close. She's a very nice girl. Yeah. Si Bobby. Ngayon professional na vice president na ng it's a storage company here sa ano sa California. Very Amen. Blessed. At ganun din yung dalawang anak si Richie at si Daryl who also works na professionally. So Ate Lynn, marami kang nasubukan ng Panginoon when it comes to your family. What about the friends na napagsabihan mo na, uy, alam mo, ako
in-invite ako ni Maru, ikaw naman imbitahin kita sa church para madinig mo naman ang salita ng Panginoon. Have you ever said that? Oh yes, lalo na sa mga kapatid ko. Pero yung bunso namin, yung sunod sa akin, I'm the seventh in the family, siya ang bunso. Medyo ano rin yun kasi blessed na blessed siya, nurse eh. Alam niyo naman ang mga nurses dito sa Amerika, they are blessed. Sabi ko sa kanya, sama ka. Sabi ko sa kanya, sabi niya naman sa akin, ewan ko, ay dumating yung COVID. Pero siya, every now and then, isinasama ko na siya. Sumasama rin. Pero hindi pa nagbabago. Nung COVID dumating, yung pinupunta namin church sa Huntington Beach, sa Refuge Calvary Chapel, nagbumukas na yon, nagbumukas na. Tapos sabi niya sa akin, Linda, sabi niya, kailan uli ikaw pupunta sa church? Sabi ko, January yun, sabi ko. January ka ako, sabi ko, January 6, church. Sabi ko, sama ko. Imagine mo, yung tuwa ko, hindi ko maintindihan. Basta ako kasi, kung mga problema sa buhay, hindi ko iniiyakan. Yung ibig ko sabihin, problema na yung pera, yung problema sa mga, huwag lang sakit, ha? Sakay. Pero once na ako masaya, diyan ako umiiyak. Iyak ako na yun, sabi ko, bakit ka naman umiiyak? Kasi sabi ko, tuwang-tuwa ako. From that time on, si Never na nag-absent sa church. Ako pa kasi ako nasa corona. I have to go sa kanya, magdadrive ako ng mga 30 miles, pipick upin ko siya. Siya naman ang magdadrive going to Huntington Beach. 50 miles siya from corona. Kaya hindi ako makaalis. Nang lumipat ako galing ng Tustin, pupunta na ako dito ng corona, hindi ako makaalis ng Huntington Beach kasi because of her. Kasi kung umalis ako, sabi ko, baka umabsent. Sabi ko, di ba? Masayang-masaya ako doon. Alam niyo, sabi ko, nakita ko talaga yung pagbabago niya. Yung, kahit na yung kanyang classmate ng college, sa nursing, sabi sa akin, Linda, sabi niya, anong pinakain mo kay Evelyn? Sabi niya, wala. Sabi ko, salita ng Diyos. Tapos, kinuha niya na yung Bible na matagal ko nang binigay sa kanya. Ayun, daladala na rin. Nag-devotion na siya at night. At nag-devotion pa in the morning. Sabi ko, ganun. Kasi baby, tawag ko sa kanya. Sabi ko, that is so good. Oo, Linda, sabi niya. Hindi siya sa akin personal na nagpapasalamat. But sa other people na sinishira niya ang mahal na Diyos. Doon siya nagsasabi. Dahil sa kapatid ko, kaya ako pumunta dito. Ako naman, di masaya ako, Lord, sabi ko. To Amen. God be the glory all the time. Praise all the time. Wow. Praise the Lord. Isang bagay, isang naririnig ko na pinakateme, discipleship, yung pangangalaga sa isang tao. Yes. Ati Maru, dinisciple mo si Ati Linda. Ati Linda, dinisciple mo yung mga kapatid mo at mga anak mo. Ganun talaga yan. Niligtasin ng Panginoon upang kanya maging kasangkapan naman para sa iba. Excited kami na marinig yung ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Sa darating na Sabado, muli nating marinig ang kapatid na Erlinda Ayala Pixio. Si Ate Linda, meron siyang very exciting story na ibabahagi sa atin. Tandaan niyo mga kaibigan, tulad na experience ng Ate Linda, na ang Panginoon dumirinig sa ating mga panalangin. Siya'y lagi nagkakaloob. Siya'y pumapatnubay. Ano man ang inyong estado sa buhay ngayon, kayo may nag-iisa, kayo man ay nagpapamilya, tandaan ninyo ang Panginoon ay lagi nating kasama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At salamat, Ate Linda, sa iyong pagiging... You're welcome. Ate Maru. Yes, at what an inspiration. What an inspiration. So maraming salamat, Mare. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming programa, We Can Do It. At kami po ay babalik next week sa another episode ng ating program, We Can Do It. So kami ay pansamantalang magpapaalam ang inyong mga kaibigan, Ate Maru Cepeda Javier, kasama si... Jay Marcelo po, kinakatawan kong ating kapatid na Ate Linda Ayala Pixio. Tandaan ninyo, pagkasama natin ang Panginoon, tulad ng sabi ni St. Paul, we can do all things through Christ who strengthens us. Kaya masasabi natin, ano man ang ating problema, sabay-sabay tayo, Ate Linda, Ate Maru. Pagkasama ang Panginoon, We can do it.
Praise the Lord. Good night, Ate Linda. Good night, everybody. Yes. Thank you. See you again next week, mga kaibigan. We love you. Inyong narinig ang Weekend Duet dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.